Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa panibago namang vlog ni Michikoy and good morning! So for today's video, ang pag-uusapan na naman natin is another Zoom tutorial. So ngayon po, ang isi-share ko po sa inyo is kung paano magkaroon ng share screen. Meron po kasi ako naging experience na wala po silang share screen. Tapos nagkasabay, wala po silang co-hosting na option and wala rin po silang share screen. So, ang gagawin lang po natin, kung wala po yon, is to turn on again yung option, hindi po dito sa inyong mga Zoom app, kundi sa mismong website po. Okay? So, paano naman kung meron naman po talaga kayong share screen? So, kung meron po kayong share screen at kaya nyo naman pong magmaniubra, nag-solo nyo ng buong hosting po ng isang meeting, isang webinar po natin, di po ba? So, ang gagawin nyo na lang po is kung ano po yung program nyo, kunyari nalaman nyo na si B1 ay mag-share ng screen, so, and then mag-share ng screen sa ganito, ganyan, and you don't like no, to assign co-hosting kasi since ikaw talaga yung nakatutok doon, wala kang ibang gagawin kundi tumutok para po sa hosting. So, ang gagawin nyo lang po is buksan po natin yung share screen na option. Pagka nabuksan nyo na po yung share screen na option, hindi nyo na po kailangan magkaroon ng co-host. Buksan nyo lang po yan and makakapag-share na po sila. So, pakita po natin kung paano pong gawin yon. Maaari po na ito pong share screen, naka-off po siya, kaya wala po kayong mga share screen or naka-host only po siya. So, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin siya sa all participants. Para yung ibang participants nyo po, pwede po sila makapag-share ng screen nila kahit hindi po sila yung co-host. Another option po yung nasa baba is kahit meron po ibang nag-share, is pwede rin po sila mag-share. Pero hindi po yun yung gagawin natin ngayon. Mirror maintain lang po natin siya sa host only. So, isave po natin yan. Okay? So, ngayon, mapakita natin, oh. Yeah, I'm sorry, yan, siya. So, save natin siya. So, magbubukas po tayo ngayon ng isang meeting. And papakita ko po sa inyo na meron po tayong share screen. Automatic nakaklik na po siya, yun, no? May check na po siya kaagad. So, pwede po mag-share ng screen yung sino man po sa participant nyo kahit hindi nyo po sila ginagawang co-host. So, right now, may apat. May madadagdagan pa po yung participant na yan. And isa po sa kanila ay mag-share ng screen since naka-on nga po yung option po na yan. Okay, so wala rin po akong i-assign na co-host. Papakita natin, no? Wala po akong co-host na gagawin. Pero sila po ay makakapag-share ng screen. So, abangan natin, no? Sino kaya ang mag-share ng screen? Okay, so, ba? Naging anim na po, no? May anim na po tayong participant and hintayin natin, yan. So, si Leia po, yan, di ba? Si Leia po ngayon ang nag-share ng screen without her being a co-host. See, wala po akong co-host yan. Wala po, pero yan po, si Leia po ang nag-share ng screen. So, ganun lamang po. So, i-check nyo lang po yung inyong settings para magkaroon po kayo ng share screen option. Malino po, di ba? Okay, so I hope you have learned something from this short video. And of course, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. Ting! And yung maliit po na kalembang, tinginingininginin, click nyo na rin po yan so that you... Yes, you. Ikaw nga po. Ikaw. You will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.